di ba? Misal tao tidak tahu pag mga ano eh. Di ba? Animal. Di ba? Ganyan. Nabuhay ka pa, napakasama mo. Sana bubo kayo lupa, kinain ka na. Ganyan nasama ang mga taga Ninibe. Kaya ayaw pumunta ni Jonah. Hindi mo rin siya masisi. Marahil, ito ang reason niya. Masasama yung mga yan eh. Bakit ako pupunta riyan? Ipadala mo ako sa mamamain. Doon mo ko ipadala sa madaling ipadala, madaling i-evangelize, madaling magsabihan. Ipadala mo sa aking mga pultan, ipadaling makinig. Tama ako ba rito? Naalala ko ang isang mga ngaral. This is a true story. Sabi ng Diyos sa kanya, pastoran mo yun. Ayaw niya. Pumunta sa kanya yung mga miyembro. Pastoran po po kami kasi wala kaming pastor. Pero alam niya, siya ang pinapagpastor ng Diyos doon. Kaya nang ayaw niya kasi nga, mga matitigas ang ulo. Sabi niya, ayaw ko. Pero nung pag-alis ng mga tupang iyon, kinausap siya ng Diyos, pastoran ko. Hello. Naalala ko isang pastor pa, this is again true story. Pagka-graduate niya ng Bible school, sabi niya, patapastor na ako. Lord, bigyan mo ako ng mga engineer, bigyan mo ako ng mga architect, ng mga nurse, ng mga doctor, ng mga teacher. Sabi niya, ngayon, eto na, nagpastor na siya. Dumating yung mga ano, mga Gangnam Style. Hindi, wala pa. Wala pa pala ang Gangnam Style ng unang panahon. Mga give me 5 men. Give me 5 men! Dumating. Sabi niya, Lord, I'm praying for teachers. I'm praying for architects, for nurses. I'm praying for doctors and those who are mga gano'n. Yun na nga. Eh, dumating mga give me 5 men. Yeah. Oh, yeah. Alam mo, this is a true story. Nangingiti ka, natatawa kayo, parang kay Kuya ko, pero this is a true story. Alam mo, nung nabago ang buhay ng mga taong ito, alam mo, naging mga lingkod ng Diyos. Yes. Alam mo, meron sa ibang bansa, nakalimutan ko lang sa ang bansa ito, may train na ang laman ng train, mga ulilang lubos. At yung train na iyon, laman ng mga ulilang lubos, pinapaangkon yun. At alam mo ba yung mga ulilang lubos na iyon, marami roon ay naging mga malaking tao sa kanilang bansa. You see? Nagiginig pa mo ba tayo? Kaya iba ang panuntunan ng Diyos. Amen? Huwag mong tingnan ang sarili mo na maliit. Tingnan mo ang sarili mo. Napakaganda mo, napakagwapo mo. Ituro nyo ng ganon, turo mo. Sige, turo mo. Sabay turong ganon, ito ang pinagpapala ng Diyos ng tuloy ni Lord. Amen. Talagpangan natin sa Lord. Okay, isa pa, isa pa, isa pa. Ito ang best friend ni Jesus forever. At saka minsan, maraming beses, ang pinapagawa sa iyo ng Diyos, pinapasa mo sa iba. Totoo yan. Pinapasa mo sa iba, pinapagawa sa iyo ng Diyos. Hello? Anong nangyari? Si Jonah ay napunta sa loob sa biyan, sa Tiana, Maliana, ng Wilshire, ng Budanding. At for the second time around, Jonah chapter 4, pinapunta siya ng Lord sa Ninibe. Eto, tingin kayo sa akin. Ayon sa aking nabasa, wala naman to sa Bible eh. Pero marahil daw, ito ang naging kaparaanan ng Diyos. Kasi ang Diyos ng Ninibe ay si Dagon. Dagon, D-A-G-O-N. Ano yung sabihin? Ano, sino ba si Dagon? Parang siyokoy. Ano yung siyokoy? Ano yung siyokoy? Pag lalaki, siyokoy. Pag babae, sirena. O, alam na ninyo, half man and half fish. Kalahati tao, kalahati ay ista. Meron bang sirena? Wala, walang sirena. Wala rin siyokoy, wala rin tikbalang. Wala. Nagiginig po ba tayo? Ang Diyos ng Ninibe ay si Dagon. Half fish and half man. No? Ginawa lang nila ito. Diyos-Diyosan lang nila ito. And listen very carefully.
makiligtas natin ang mga kaluluwang iyan sapagkat sasamahan tayo ng Panginoon. Amen. Walang mahirap sa Diyos. Ito na si Jonah. At nang si Jonah ay parating na para mag-break sa Nineveh, sa sagali, sa dagat. Sa dagat sa galing. Usually, pag galing ka ng dagat, anong sinasakyan mo? Bangka. Ano? Barko. Ano bang sinasakyan mo pang bangka, pang dagat? Hindi pwedeng eroplano. Hindi rin pwedeng tricycle. Lalong hindi pwede ang tricycle. Pero, isang himala ng Diyos, dakilang himala ng Diyos, si Jonah, nakasakay sa bundang dilim. Grabe, malampagan natin si Lord. Hallelujah! Isipin mo, si Jonah nakasakay sa bundang dilim. Diba? Ano kaya tanong, no? Kung si James Bond, kung si James na, ano pa tanong ni James Bond? Eh, na kasi ako nakakapanood ng James Bond. Ito na ngayon si Jonah, nakasakay sa bundanding, no? Nasa loob ng bungangan ng bundanding, nung wala. Nung malapit na sa ano, niluwa siya ng bundanding. Okay, baka nandito na sa bundanding eh. Pira. Saka nakakita ng preacher na ganyan. Alam mo, it's hard to win the world. Kailangan talagang gumawa at isang dakilang bagay sa atin para maniwala ang mundo. Amen? Yes. Kahit sabihin mo, binago ako ng Diyos, eh, maniwala ako sa iyo. Nagsisinungaling ka lang. Dati akong bakla, ngayon lalaki na aki. Lalaki na aki. Hindi ka pa lalaki. Iba pa rin ang God mo. Na-joke lang yun. Ang ibig kong tukuyin, minsan kahit gumawa ka lang ng magandang, ang tingin pa rin sa iyo ng tao masama. Tama? Nagbago ka na, ang tingin pa rin sa iyo ng tao, hindi ka nagbago. Yes. Kaya ang gagawa ang Diyos ang paraan para patunayang nagbago ka at ma-evangelize mo sila. Hello? Ito, iniluwa ng bundanding si Jonah at sinakay ng bundanding si Jonah at dinala sa dagat. Nung binaba ni ng bundanding ng whale si Jonah sa dagat, palagay niyo wala nakakita sa kanya o meron? Palagay niyo lang, pwedeng manghula. Kanapitin mo katabi mo, palagay mo lang. Sige. Kanapitin mo, palagay mo lang kamo. Ano sa palagay mo? Malamang minakakita sa kanya, di ba? At sinabi na ko, merong tao sa kanyang welcher. Alam mo, malamang para patunayan sa mga taga-Nineveh na ang Diyos ni Jonah is greater than their God na si Dagon. At naniniwala ako with all of our hearts, with all of my heart pala, naniniwala ako with all of my heart, ito ang panahon ngayon na patutunayan ng Diyos sa marami na ang Diyos natin ay totoo at ito ang pinakamakapangyarihan Diyos. Hallelujah! Patutunayan ng Diyos sa mga classmates mong born again na ang Diyos mo'y totoo at Diyos mo'y makapangyarihan Diyos. Patutunayan sa mga kapitbahay mo, mga kaibigan mo, sa mga nag-aapi sa iyo at mga rito. Kaya nung pagbaba ni Jonah sa kain ng bundanding, nakita siya ng mga taga-Nineveh at siya pala ay preacher. At siya po ay nag-preach. Sa kanyang preaching, ang daming na-born again. Naligtasan ka. Ito ang kalooban ng Diyos na ang lahat ay maligtas. Amen? John 3:16. Ano bang sabi sa John 3:16? For God so loved the world, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mundo. Pakisabi mundo. Pilipinas na ang mahal ng Diyos. Amen? Hindi mahal ng Diyos ang mga Chinese. Tama, mali? Mali? Kahit na ang mga Chinese ay inaagaw ang pag-aari natin, mahal pa rin sila ng Diyos. Are you praying for China? Are you praying for your enemy?
Nakikinig po ba tayo? Ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sandaigdigan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Hesus Kristo na ang sino man sa kanya'y manampalataya ay hindi na mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 15 or Mark 16 verse 15. Mark 15 verse 16. Yung last verse, last chapter. He said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Lahat ng tao ay gustong iligtas ng Diyos. Nakikinig po po tayo. Pakisabi lahat ng tao. Si Jonah, ayaw niyang pumunta ng Nineveh marahil dahil ito'y mga masasamang tao. Actually, ngayon sa pangangaral niya ito, nakakapag-isip-isip ako eh. Totoo. Kasi kung magkaminsan talaga bilang tao, tayong lahat, di ba? Minsan, may mga tao, ang hirap talaga may evangelize, di ba? Ang hirap talaga ipalo up. Ang hirap talaga pabaligin sa Panginoon at paglingkurin sa Diyos. Sa mga pangangaral na ito, ako yung mismo, kinakausap ako ng Diyos eh. Amen. Na kahit na sino pa sila at maraming beses pa ang kanilang pagtanggi, at kahit natin natin tinaliguran na nila tayo, inawin na nila tayo, kinakailangan pa rin natin silang mahalin at i-evangelize. Amen. Yes. Mabuti pa, hindi nagpagsuntukan si Manny Pacquiao kay Marquez eh. Mabuti pa, inimbitahan nilang ni Manny Pacquiao si Marquez ng Bible study. Totoo. Itaan pa ba rito? Palakpakan natin sa Lord ng malakas. Kasi kung inimbitahan na niya si Marquez, na-born again pa si Marquez eh. Eh, hindi niya inimbitahan sa Bible study, pinatulog-tuloy siya ni Marquez. You see? Ikinig po ba tayo? He said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. No? Lahat ng tao ay gustong iligtas ng Diyos. Amen po ba? Unang Juan 2:2. Anong sabi sa 1 John chapter 2, verse 2? Anong sabi ganoon? He is the atoning sacrifice for our sins and not only for ours, but also for the sins of the whole world. Pakisabi whole world. Whole world. Ano ibig sabihin ng atoning sacrifice? Para maunawaan natin ganito yan. Ito, tingin kayo sa akin. Noong Old Testament, merong hayop na kinakatay. Walang bahid dungis, walang sakit. Kinakatay yun, tapos yung dugo, kinukuha, binibisig sa altar para ang kasalanan ng lahat ng mga tao ay matakpan. Pakisabi matakpan. Hindi mapatawad, hindi mawala, kundi matakpan. Matakpan lang. At anong sabi ganoon sa aklat ng Hebrews chapter 10? Basahin natin, Hebrews chapter 10. The law is only a shadow of the good things that are coming, not the realities themselves. For this reason, it can never, by the same sacrifices repeated endlessly year after year. Taon-taon yun eh. Taon-taon yun. Ang high priest, kukuha ng dugo, ibibisik sa altar, doon sa Holy of Holies. Para ang lahat ng kasalanan ng tao sa mundong ibabaw nito ay hindi mapatawad kung hindi matakpan. Baka sabi matakpan. Parang ganito, uy, ang pangit ng basura na ito, meron tayong bisita, takpan mo muna para hindi makita ng bisita. Nakatawaan ninyo ako. Hindi mo nilinis, tinakpan mo lang. Ganyan ang ginagawa ng paghahandog ng tupa ng Old Testament. Hindi nililinis ang kasalanan, tinatakpan lang. Tinatakpan. Tuloy natin ang pagbasa. Yan. Verse 2, otherwise would they not have stopped being offered, for the worshippers would have been cleansed once for all and would no longer have felt guilty for their sins. Tuloy natin. But those sacrifices are annual reminder of sins. It is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Tuloy natin. Therefore, when Christ came into the world, he said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me. With burnt offerings and sin offerings, you were not pleased. Tuloy natin.
Then I said, here I am. It is written about me in the scroll. I have come to do your will, my God. I have come to do your will, my God. Ito. Ang tanong ay ito, bakit wala na mga paghahandog na ginagawa ngayon taon-taon? Bakit wala na? Bakit wala nang sacrifices na ginagawa ngayon? Bakit? Ang sagot, tapos na yan. Bakit? Dahil si Christ na ang final sacrifice. Siya na ang final sacrifice. Habang wala pa si Christ, tupa muna, without blemish, without spot, at saka yung blood na ng tupa, inisprinkle sa altar, habang wala pa si Christ. Nakikinig po ba tayo? Amen po ba? Nang dumating si Christ, tapos na ang lahat ng sacrifices. And once for all, inoffer ni Christ ang kanyang sarili sa cross ng Kalbaryo. Kaya ang sabi niya sa seven last words, di ba? Isa sa sinabi niya sa seven last words, di ba? It is finished. Tapos na ang mission, accomplished. So wala ng sacerdote ngayon. Mawalang galang na sa mga religion. Sa o sa religion, dapat wala ng pari ngayon. Wala ng sakripisyo ngayon. Tapos na yan eh. Wala ng sacerdote ngayon. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon meron pa yan. Dahil tapos na ang mga sacrifices. Hebrews 9:22 nang ibinuhos ni Christ ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo, binayaran niya ang lahat ng kasalanan ng tao. Kailan natapos ang paghahandog? Nung dumating si Kristo. Verse 7, anong sabi sa verse 7? Then I said, here I am, it is written about me in the scroll, I have come to do your will, my God. Kailan natapos? Kailan napatawad, nalinis ang kasalanan ng buong mundo? Kailan? Kailan? Nung namatay si Kristo. Nung handa ng gawin ni Kristo ang kalooban ng Amang sumasa sa langit, natapos na ang paghahandog para sa kasalanan. At mga minamahal, ang mga taga-Ninibi ay mga makasalanan. Na sila ay parurusahan ng Diyos. Itatapon ng mga kaluluwa sa impyerno. Hindi lang yun. Gugunawin ng Diyos ang Ninibi. As in, gugunawin. Nakikinig po ba tayo? Ngunit, ang pagpunta nila sa impyerno'y napigilan. Pakisabi, napigilan. At ang paggunaw sa kanila ng Diyos ay napigilan. Bakit? Sapagkat dumating si Jonah. At sa pagdating ni Jonah, na-evangelize niya ang buong Ninibi. And listen very carefully. Ang mga mahal mo sa buhay, classmates mo, office mates mo, friends mo, even your enemies, silang lahat ay mapipigilan sa pagpunta sa impyerno kung darating ka sa kanila at isishare mo sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan. Hello, itao pa mo ba rito? Nakikinig pa mo po tayo? Malakap tayo saglit ng malakas. Kailan naligtas ang mga taga-Ninibi? Kailan? Nung dumating si Jonah at ipinangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Nakikinig pa ba tayo? Sino ang Savior ng buong mundo? Si Kristo. Pero hindi nila matatanggap si Kristo malibang i-share, i-preach mo sa kanila si Kristo. Tumawag ako sa cellphone. Dahil nabalitaan ko, ang nanay ay nasa ospital. Hindi ko alam kung saan ospital. At gusto kong puntahan yung ospital at ipag-pray ko yung nanay niya. Tumutunog lang yung cellphone pero walang sumasagot. Tinext ko, kumusta na nanay mo, walang reply. And the Lord spoke to me. Yung anak na iyon ay tinatawag ng Diyos para ipangaral ang salita ng Panginoon. Ako'y mabuting pastor na gusto kong mag-pray ng may sakit. At gusto kong puntahan kahit gano'n ako kabisi, kaya lang walang reply sa text ko, walang sagot sa mga tawag ko. And the Lord spoke to me, yung anak na iyan ay tinatawag para ipangaral ang salita ng Diyos. Many Christians are running away from the Lord, ayaw mag-evangelize. They don't want to preach the gospel of Christ.
No time to evangelize, but more time for FB. Kahit bubukap-bukap na yan, antok-antok na yan. Ha? Good time na ka FB, pero naka-online pa yan. Hello? Kahit pigilan mo mag-FB yan, mag-FB na lang yan. Kailan natigil ang pagkamatay ng mga taga-Ninibi? Kailan sila naligtas na magpunta sa impyerno? Nang dumating si Jonah! Si Jesus ang Savior of the world! Pero naghahanap ang Lord na nagaya ni Jonah para i-share sa classmates niya, sa kaibigan niya, sa kaaway niya, sa lahat ng tao sa buong mundong ito na si Kristo. The only true Savior and the only Savior. Basahin natin yung Matthew 1:21 says, "She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins." Sino ang Savior? Si Jesus lang. Ituloy natin sa Lucas 2:11. "Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord." There is only one Messiah. There is only one Christ. There is only one Savior. At hindi ito alam ng Ninibi. Kaya kinausap ng Diyos si Jonah. "Jonah, punta ka ng Ninibi. Ayoko. Masasamang tao yung mga yan. Ayoko." Nakikinig pa po tayo, palapakan natin ang Lord sa lip. At nung dumating si Jonah, pakibasa na lang ninyo, Jonah chapter 4, hindi na ipa-plus, hindi ko na babasahin. Isang preaching ni Jonah, narinig ng hari, at anong sabi ng hari? "Lahat tayo ay magsisi ng kasalanan, lahat tayo ay magpaniglob sa Diyos, baka ang Diyos ay lingapin tayo at tayo ay patawarin." At sa kanilang ginawa, nagsisi ang buong Ninibi ng kasalanan. Utang nila yon at utang na loob nila yon kay Jonah, dahil merong Jonah na ipinangaral si Jesus. Amen? Maraming nangangaroling ngayon. Maraming may Christmas tree, Christmas party, may exchange gift, may monita-monito. Maraming nagsya-shopping ngayon. Pero ang lahat ng iyan ay walang koneksyon sa pagliligtas ni Kristo. Tama? Walang koneksyon yan. Maraming tao nagsiselebrate ng birthday ni Kristo, pero hindi naman birthday ni Kristo at hindi naman sila ligtas. Ang bawat isa ay gusto mag-celebrate.